Kumusta mga kaibigan? Welcome muli sa ating channel. Ito nga pala ang Kaneki Anime TV. At sa video na ito, ating babalikan ang nakakatuwang tagpo, kung saan naganap ang unang beses na pagkikita ni Lagon at ang grupo ng Spider. Magsisimula ang ating kwento, sa pagbisita ni Lagon at Killua sa York New City Market, upang bumili ng bagong telepono na kanilang magagamit sa paglalakbay at magkaroon ng maayos na komunikasyon. Nakipagkita din ang ating mga bida na si Lagon kay Ginoong Leorio. Makikita nga ang galak at tuwa sa tatlo dahil sa muling pagkakataon na sila ay magsasama-sama. Nagkaroon nga sila ng maikli at masayang kwentuhan patungkol sa kaganapan ng kani-kanilang buhay. Dito nga ibinahagi ni Lagon at Killua ang pagkakaroon ng kaalaman sa paggamit ng NEN. Nasambit din ni Lagon sa usapan ang plano sa pagbili ng mapanganib na laro, ito nga ay ang Greed Island. Dahil panigurado na ito ang isa sa mga magiging susi, upang makapagbigay ng napaka-importanteng impormasyon sa ating mga bida, patungkol sa tiyak na lokasyon na kinaroroonan ni Ging Freaks. Ngunit ang naturang laro ay nangangailangan ng malaking halaga ng salapi, kaya sinubukan ng ating mga bida na humanap ng paraan at impormasyon kung ano ang marapat na gawin upang kumita sila ng malaking halaga sa maikling panahon. Sa pangunguna ni Ginoong Leorio, agad itong nakaisip ng mabisang paraan sa pagkita ng pera. At ang naging paraan nga nito ay ang pag-bidding. Ang bidding ay isang epektibong paraan para makuha ang pinakamababang halaga ng isang produkto o item, na maaari nilang maibenta ng mas mataas na presyo. Ito ang isa sa mga pinakamataas na antas ng serbisyo. Ito ay marapat na ginagawa ng may kahusayan at talino. Isa pa sa mga naging paraan ng ating bida ay ang paggamit sa angking taglay na lakas ng batang sigon. Dito nga nakabuo ng epektibong plano si Ginoong Leorio upang kumita ng malaking halaga sa mabilis na paraan. Ito ay ang pagbuo ng isang patimpalak na kung saan maaaring lumahok ang sinuman, upang hamunin ang ating bida na sigon sa isang larangan ng punong braso. Ang lahat ng hahamon ay magbibigay ng paunang bayad, at kung sino man ang magagawang makatalo sa batang sigon, mananalo ng isang diamante na nagkakahalaga ng 3 milyon. Agad na inanyayahan nila Killua at Leorio ang mga manunood upang lumahok sa kanilang gaganaping competition. Mabilis nga na dinagsasigo ng mga tagahamon sa pag-aakala na mabilis nilang makukuha ang malaking papremyo, dahil makikitaan sigo ng maliit na pangangatawan at nagtataglay ng murang edad. Ngunit halos lahat ng sumubok ay nabigo na talunin ang nakakamanghang lakas na taglay ng batang sigon. Hanggang sa umabot na ng dilim, tila tuloy-tuloy pa din ang pagdating ng mga interesado na subukan ang kilabot na lakas ng batang sigon. Nakaagaw pansin nga sa grupo ng Spider ang komosyon na nagaganap, at napansin nito ang malaking halaga ng papremyo na inaalok sa sino man ang makakatalo sa batang sigon. Kaya agad na sinubukan ng isa sa mga babaeng miyembro ng Spider ang naturang laro. Ito nga ay si Shizuko. Makikita ang matinding lakas na taglay ng parehong karakter. Bakas din sa mukha ni Killua ang kaalaman sa tensyon na nagaganap. At ito ang unang beses na may nakaharap si Gon na may pambihirang lakas at may kasanayan sa Nen. Sa kabutihang palad na gawa pa din na manalo ng ating bida, sa pamamagitan nga ng pagbuhos nito ng buong lakas at puwersa na kanyang taglay, makikita ang nakakatuwang pag-alis ng Spider sa lugar, at tila may panghihinayang nga na mababanaag sa mga ito. Nabanggit nga sa kwento na ang ginamit ni Shizu sa laban nila ni Gon ay ang mahinang braso nito. Ngunit mababago nga ba ang resulta kung sakaling gamitin ni Shizu ang malakas na braso niya kontra kay Gon? Base sa aking opinion, hindi pa magagawang manalo ni Gon, sapagkat makikita ang all-out sa buong lakas nito upang talunin ang miyembro ng Spider na si Shizu sa larangan ng punong braso, na nagre-resulta ng may mas higit na kaalaman at kasanayan sa paggamit ng Nen ang babaeng Spider. Bagaman naniniwala ako na magagawang talunin at higitan ng ating bida ang isa sa mga miyembro ng Spider, matapos ang mga nakamamatay na pag-ensayo nito sa Greed Island. At hanggang dito na lamang ang video natin sa araw na ito. Maraming salamat sa suporta at paalam.